Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo, huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigi niyon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok lahat sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta." "May nagmumula bang mabuti sa Nazareth?" tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo,
makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong pinagpalang Thursday morning sa inyo pong lahat. Ngayon pong umaga, sa ating pong binasang ebanghelyo, ang ating magiging pagninilay ay patungkol sa panghuhusga. Opo, narito po si Nathaniel, isang Hudiyo na ang tawag ng Panginoon ay walang halong pagsisinungaling. Pero ito pong si Nathaniel, bago pa niya nakita ang Panginoon, may panghuhusga nang nangyari. At ang kanyang sabi ngay, meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? Kita ninyo, hindi pa niya nakikilala si Lord, ay kaagad-agad ang kanyang tanong ay kung ito ay tunay na mabuti. Ay mga kapatid, hindi ang problema yung ginawa ni Nathaniel. Ang maganda kasi ay kung ano yung naging tugon sa kanya ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, pinagdududahan naman siya ni Nathaniel. Kaya lamang, si Lord, hindi yun ang ginamit niyang sukat na pagharap kay Nathaniel. In fact, ang ginamit pa nga ni Lord ay ang pagtingin sa mabuting karakteristiko na meron o katangian na meron si Nathaniel. Kita natin dito ang kabukasan ng Panginoon. At napakaganda po na yan siguro ang ating dapat pagnilayan. Yung panghusga versus kabukasan sa kapwa. Ewan ko po, pero ito na po ang ating digital world. Ang mundo natin, ako po kasi nasa social communications, ang isa nating mapapansin mga kapatid, halos lahat tayo meron na tayong social media account. Mga bagay ng makabagong panahon. At di natin napapansin sa social media account na ito, kung ano man yung ipost natin, ang bilis ng judgment ng mga tao. May taong makikita ito ay isang positive thing, may iba naman negative thing, meron mga tao tayong magko-comment na maganda, meron mga magiging bashers. No? At hindi lang huyong, kundi minsan ang mas malalim pa niyan ay kaagaran, nahuhusgahan na kung sino tayo dahil lamang sa isang post. Kita nyo? Mga kapatid, yan ang mundo natin ngayon. Kaya napakaganda ng itinuturo sa atin ang Ebanghelyo, sapagkat ang Ebanghelyong ito, ang itinuturo sa atin ay ang pagiging Kristiyanong tunay na binigyang halimbawa ng Panginoon sa pamamagitan ng pagiging bukas sa kapwa. Ang isa nating tendency siguro is to judge. But it is a call and a mission as a Christian to be open to others and to understand others better. To know them better. At ito ang pinakita ng Panginoon. Kaya nga nung si Nathaniel, humanga na kay Lord dahil may sinabi si Lord na hindi normal na masasabi ng isang tao. Kaya nasabi niya, ang kanyang pagkakasabi pa nga ay, Master, you are the Son of God. Wow. Eh bakit niya nasabi yon? Kasi nga may sinabi si Lord. Eh, mas maganda sinabi ng Panginoon, ikaw ba'y naniniwala dahil sinasabi ko lamang sa'yo na nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Tanda mo ito, higit pa riyan ang makikita mo. You will see greater things. So parang sinasabi ng Lord, oh, huwag ka naman dyan ma-limited na ng ganyan lang. Dyan pa lang, hanga ka na. Mas marami pa. You see, when you are open, we get to see more amazing realities about others. We get to discover the richness of the other person. So mga kapatid, ngayong umaga, sana po yun ang maging pagninilay natin. More than judging others, let us be more open to others. At ito ang hangad ng Santo Papa sa ating lahat, na sana makita natin ito in our journeying together. Ito po sa tinatawag niyang synodality. Napakaganda po nito because it happens when we are open to the other person. So muli po, sa inyong lahat, always be blessed and be a blessing.